Alright. Magandang araw muli mga kapwa ko OFW. Lalo na yung mga OFW dito sa bansang Oman. Ano po? Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, no? Despite this COVID-19 pandemic. So, bago ang lahat, roll intro muna. Dahil nasa ano na tayo, no? May mga may pinagdadaanan tayong pandemic sa buong mundo, ano? Dahil may kinakaharap tayong COVID-19 pandemic, there are some limitations sa mga services or whatsoever na nakukuha natin sa ating gobyerno. So, like for example, gusto kong malaman kung active ba yung OWA membership ko. Well, of course, yung OWA membership, ano naman po yan? Every 2 years naman po yung validity niyan, ano po. So, kung alam nyo yung kung kailan kayo last na nagbayad, valid pa po yan ng 2 years. But then, what if nakalimutan nyo nga kung kailan kayo nagbayad, you misplaced the resibo, or whatsoever, basta wala na kayong mga reference, at gusto nyong malaman kung active pa yung OWA membership nyo po. So, ano, ang pinaka-convenient na alam ko, since nasa mundo na tayo ng internet, is gamit yung kanilang OWA mobile app. So, yan po ano. At isa pa sa pinaka-convenient way, of course, by calling your nearest Polo offices. O kaya sa pinakamalapit na regional office ng OWA, you call them to verify your membership. Kung active pa o hindi na. But then, this video is regarding the OWA mobile app, kung paano po mag-register at paano po i-check yung inyong membership. So, like I said, this is the convenient way for me. Kung convenient sa inyong tumawag at may sasagot sa inyo sa mga hotlines, then that's good. It's very convenient also. So now, I will walk you through on how to create an account. So, let's see. Yan. So, this is the interface, ano po, ng OWA mobile app. So, as you can see sa interface, wala pong create an account or whatsoever, but then there is a login there. Just click the login button. So, makikita nyo dyan, it will ask you a username and password, but dahil wala naman po kayo. Meron po nakalagay dito, don't have an account, sign up here. So, yeah. Then, fill up. After nyo ma-fill up yan, yes, yung mga related fields, just click register. Yeah. So, ganun lang po, ano? You are registered. We sent you an email to for your account. Thank you. So, usually yan, number lang yung magiging username niyo. Yung password niyo is a combination of your birthday na representing digits o kaya number, ano po. So anyway, I will show you yung email na pinadala niya. Click okay. Yeah. So yan. Yeah. After ninyong mag-register, ano, makakatanggap kayo ng ano, email na OWA Mobile App Authentication. So, sabi niya yan, you have successfully registered your account. Your username is blah 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 and your password is of course your birthday. Pwede niyo pong palitan yan after. So, yan po yung email niya, ano po. So, yeah. Then, after that, you can log in to the OWA mobile app. Pag-log in nyo po, ito po yung makikita nyo. Ito yung front page niya. Then, you go to the information. Makikita nyo na po yan kung active or hindi yung inyong account. So, yeah, as you can see there, it says there, active. Yeah. Then, meron din po dyan, renew membership. So, yeah, as you can see, my membership is active, and then other information, you can see it from there, you can edit or add your beneficiaries. So, yan, tapos makikita nyo dyan yung payment history ninyo, yung OEC number ninyo, yes, yan, makikita nyo dyan yung payment history ninyo, yan, you can edit your information, update your information if you want. So, yan.
e-card also. Kung nag-register kayo ng e-card, meron na kayo ng e-card. There is the e-card also here. Makikita nyo dyan. Yung electronic copy ng e-card. O kaya meron dyan QR code na pwedeng i-scan for whatsoever purpose na magagamit yung e-card sa Pilipinas. But unfortunately, I think until now, hindi pa yung honor ito sa airport. Makikita rin nyo sa OWA mobile app services. So yan, request for assistance, program offers, so makikita nyo po dyan, and hotlines, kung gusto nyo pong tumawag, whatever, sa kanya-kanya mga bansa na kinaroroonan ninyo, it's there. Let's say for example, I am in Oman. There, we'll prompt you to call the hotline. So like I said, it's a convenient way for me. Yung nakikita ko yung status ng membership ko sa OWA online using their OWA mobile app. It's a very good mobile app actually, wherein some informations makikita mo rito that is very useful for OFWs. Maraming salamat sa panonood. Kung may katanungan po kayo, I will try to answer them. Kung may comment po kayo, babasahin ko yan. Thank you so much. And don't forget to like this video. Share if you love it. Subscribe na rin po kayo. Maraming salamat. God bless everyone. Till next video.